across the top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL, tuloy na nagbiling ko sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumapatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmangsa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nabuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang. Cool ka lang. Ang ganda kako. Tinamukha ako yung si Percy kako. Magaling talaga ako. Pero talagang mukha kako. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. More power. Keep it up. Percy Lapid Fire. Percy Lapid Fire. Tapang mo'y kakaiba. Walang takot sa pagbira, oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga, oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire. Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire ituubra. Oh yeah, oh yeah. Kahit pader ginigiba, basta't mali kinabangga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire. 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 Percy. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number one sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, umabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatunto ng Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Muli po tayong mag-aanyaya sa ating pagtatanghal ngayong gabi. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan. At syempre po sa bayan ay napapanood ang ating palatuntunan sa ating pong FB Live.
Sa mga nanonood, meron tayong chat room. Maaari po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon na ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At dito po naman sa ating impilan, meron po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Maari daw pong kasuhan ng COMELEC ho, yung pong kakontrata nila na F2 Logistics. Kung sakasakali daw po mga kaibigan ho, dahil sa hindi tamang pag-dispose, pag-dispatcha nitong mga parapernalya na ginamit po sa nakaraang election na natagpuan po sa Cavite. Ayun po yan sa COMELEC. Ang mga ano naman, congressman, mga kaibigan, ano ho? Eh kanilang ipagpapatuloy ang kanilang session para po sa pag-canvas nito pong mga boto sa presidente at vice-presidente. Sequence na lang yan eh. Kumbaga eh, ceremonial na lahat eh. At ang bagsik ng paghihiganti ng tambalang isko at lakuna sa Maynila, iwinasiwas na po laban sa mga vendors at mga supporter ni BBM na hinaharas ngayon ng tandem nina isko at lakuna. Nagwasiwas na ng paghihiganti, mga kaibigan, ano po? Kaya kayo, masyado kayong nagpapapaniwala. Kailangan mo maka 1 million pang mahigit yan si Isko. Bueno, mga kaibigan, malungkot po balita eh. Noong Biyernes ay pumanaw na itong veteranang actress na inabot natin noong tayo'y bata pa. Mga kaibigan, walang iba kung hindi si Miss Susan Roses. Pumanaw po siya noong Biyernes. Ha? At siya po ay 80 anyos. Ang kanyang anakan na si Grace po ay kinumpirma po ang balitang ito sa mga mamamahayag. Mga kaibigan, alam niyo si Susan Roses nakakalungkot, hindi ho ba, pagka pumapanaw na yung mga kilalang artistang ganyan. Okay naman si Susan, di ba? Hindi iskandalosang tao yan, maliban nung dinaya si FPJ ano ho, sa eleksyon at humingi pa ng sorry si Gloriang Macapal, mga kaibigan. Alam po ninyo si... isa sa talagang mga ginagalang na artista yan, si Susan Roses, magaling na aktres. At napangasawa niya nga itong si FPJ, di ba? Eh, binatilyo na ako noon nung ikasal yan eh, mga kaibigan eh. Oh. At siya po ay maalala natin, pinakahuling lumalabas niya sa TV, pero ang pinaka... tumatak para sa akin, oh, bukod sa kanyang mga pelikula, eh yung kanyang naging pagpapahayag ng saloobin kaugnay po doon sa paghingi ni Gloria Macapagal Arroyo ng sorry doon sa kanyang nabistong pagtawag kay Garciliano ng COMELEC. Mga kaibigan, anong sasabihin yung ang COMELEC hindi nandadaya? Mga kaya ano eh, ang sabi ko nga sa inyo, dapat
ang COMELEC, bumibilang lang ng boto yan eh. Hindi yan dapat humahawak ng kaso o dapat wala sa kanila yung kaso. Anyway, balikan natin yung kasaysayan nung dinaya si FPJ. Ay, talaga naman dinaya yung tao eh, mga kaibigan eh. Ha? Masama nga lang nun, maganda layunin ni FPJ para sa kanyang kaibigan upang mapalaya. Ha? Eh, hindi ho minarapat ng ano eh, ng tadhana eh, na yung kanyang putik na kaibigan, kaibigang putik, kumparing putik, mga kaibigan, na si Erap Estrada, eh, makalaya sa bilangguan, ano po. Ngayon, tumatak yun eh, yung mga sinambit at binigkas ni Miss Susan Roses kasunod ng paghingi ng tawad ni Gloria Macapagal Arroyo. At yan ang gusto nating sariwain sa inyo at iduyan tayo pabalik dun sa panahong yun na nadaya si Fernando Po Jr. Sayang, panalo talaga yan eh, mga kaibigan eh. Dahil dun sa nabistong CD, alam nyo kung sino na pinagmulan ng CD na yon. Natatandaan nyo ba yung abogado, si na madalas nating nababanggit ang pangalan na pumanaw na, magaling na abogado yun eh. At sabi ko nga sa inyo, yung isang kaso na dapat isasampa ko laban dyan sa mga opisyal ng Maynila na naggawad ng ordinansa, nagpasa ng ordinansa, itong pangkat ni Isko Moreno para bigyan ng tax exemption ang kumpanya ng Smart Communication sa lungsod ng Maynila na hindi pagbayarin. Mga kaibigan, ano po? Yun din ang nag-expose nitong Hello Garci tape, mga kaibigan. Sino yun? Si Attorney Alan Pagya. Mga kaibigan, naging abogado rin ni Erap yan, pero kinuwento niya sa akin kung paano siya pinabayaan ni Erap pagkatapos siyang suspindihin ng Korte Suprema, mga kaibigan. Tayo ang naging tayo umalalay sa kanya eh, nung siya'y hindi makapag-practice hanggang sa siya po ay ibalik ha bilang abogado ng Korte Suprema. At kwento ko nga sa inyo, ako ang kauna-unahang tao o isa sa kauna-unahang tao na pinasalamatan niya na dahil sa aking walang puknat na pagtalakay sa kanyang kaso ay natauhan yung Korte Suprema at ibinalik siya bilang abogado. Pero antagal ng naging paghihirap niya bilang abogado. Nakabalik nga siya pero nagkasakit naman siya. Siyempre yung pag-iisip ng tao, yan ang unang nagdudulot sa atin ng mga karamdaman, yung stress. Bueno, siya nag-expose nun eh, yung pong Hello Garci tape na yan. Ngayon, sariwain natin bilang pagpupugay kay Miss Susan Roses sa kanyang pagpanaw. Ito yung pinakagusto kong bukod sa kanyang mga pelikula. Black and white pa nun eh, di ba? Black and white pa, napapanood na natin kasi laging madalas kasama dyan si Dolphy. Basta may pelikula si Susan Roses nung araw, di ba? Ang kadalasan eh, si Dolphy ang kanyang mga second lead, ha? Na ano noon, yun yung panahon na talaga nakakatawa si Dolphy, di ba? Dahil payat na payat, mga kaibigan. Bueno, ito ang hindi natin malilimutang tumatak sa atin. Ito'y hindi pelikula, mga kaibigan. Pero makikita ninyo si Susan Roses, napakagaling na speaker. Oh, ito ha.
itong video na ito, nandito silang dalawa ni Gloria. Magpapalit-palit sila ni Miss Susan Roses ng pagsasalita. Pinagsama itong video ito. Panoorin at pakinggan po natin. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. As you recall, the election canvassing process was unnecessarily slow, even after the election results were already in and the votes had been counted. I was anxious to protect my votes, and during that time, had conversations with many people, including a COMELEC official. My intent was not to influence the outcome of the election, and it did not. Arrogante siya. Arrogante. Hindi niya isinaalang-alang ang damdamin ng nakararami. Manhid. Nagagambala ako. Maliwanag na may kakulangan sa wastong pagpapasya ang nangyaring pagtawag sa telepono. Pinagsisisihan ko ito ng lubos. Pinanagutan ko ng lubusan ang aking maginawa at humingi ako ng tawad sa inyo sa lahat ng mabutihing mamamayan na nabawasan ang tiwala dahil sa mga pangyayaring ito. Mrs. Arroyo, habang pinagmamasdan kita sa iyong paghingi ng paumanhin sa amin, sa taong bayan, kitang-kita ko sa iyong mga mata. Hindi nang gagaling sa iyong puso ang iyong paghihingi ng sorry. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. Hindi ko matatanggap ang iyong sorry. I want to close this chapter and move on with the business of governing. The gravest thing that you have done is you have stolen the presidency, not once, but twice! Ayan po mga kaibigan, ano, magandang sinasariwa natin yan. At yung mga puntos ni Susan Roses, si Gloria ay sinungaling, mga kaibigan. At ang sinungaling, anya, kapatid ng magnanakaw. O, kaya kayong mga sinungaling, kapatid nyo si Gloria. Di ba? O, ngayon, sino ba kasama ni Gloria ngayon? Di ba? Arrogante. Kitang-kita mo yan ngayon sa mga taong sinasabing ipupuesto. Kaya hindi ho pagkakaisa ito. Itong unity na ito. Sabi ko nga sa inyo, yan ay unity sa bulsa nila at sa tiyan nila, mga kaibigan. Pero wala hong unity rito. Kung sino yung mga masama ang dating sa tao, iyon ang kanilang ipupuesto. Wala na eh. Itong mga election issues ngayon, kamukha lang yan sa panahon ni Gloria. Walang nagawa ang taong bayan para panagutin si Gloria sa kanyang napakalaking kasalanan. Ho? Sa pandaraya sa eleksyon, winalanghiya niya ang boto ng taong bayan. Binaliwala nila. Sipin mo, ang taong bayan ay umaasa tuwing eleksyon. Ito masusunod, ha? Itong boto kong ito. Pagkatapos, hindi naman yun, ha? Kundi si Hello Garcia, mga kaibigan. Hello Garcia ngayon, di ba? Oh, kaya maniniwala pa ba kayo dyan? Lahat yan ay baliwala na. Tandaan ninyo yan.
Makakaupo na yan. Ang pag-uusapan na lang nila riyan, ang aabangan nyo na lang, kailan sila magkakagatan. Ha? Kailan sila magtutuklawan at magpapatalsikan at mag-aagawan sa pwesto. Ganyan po yan eh. Pwedeng mag-alagloria na 2 taon, orso, o kaya kahit walang 2 taon, eh pwedeng ulitin yung kay Gloria para tapusin yung termino tapos tatakbo ulit. Di ang haba nun, di ba, mga kaibigan? Maliban na lang, meron silang, may agenda sila eh, di ba? Kaya nga pinatakbo yung sina Robin Padilla. Ano ba alam niyan? Kasi malaking bagay yan sa Senado, di ba? 1 boto yan eh. Mga kaibigan eh, yung bato, 3 taon na lang yun eh. Yung bongo, 3 taon na lang yun. Ha? Yung kanilang mga tutangkarihan dyan sa Senado. So, kailangan nila ng mas mahaba pa para protektado pa rin sila. Di ba? Merong mga, ano yan, may mga pinaplano yung iba. Pero tayo po, ay wala naman magagawa eh. May kaso sa Korte Suprema, protesta. Sinasabi natin, hindi tayo nagsasour grapeing. Wala naman tayong magagawa kundi tanggapin eh. Di ba? Yun lang ho yan eh. Kasi bahagi pa rin tayo ng mamamayang Pilipino. Pagdating sa kanila, hindi. Ha? Sa kanila, ang tawag nila, yun lang bumoto sa kanila, yun ang taong bayan. Di ba? Yun ang sagot dito sa kasong inihain sa Korte Suprema, eh, di ba? Eh, dapat daw niya, tigilan na yan at igalang ang desisyon o pasya ng taong bayan. Sana ganun din ang naging reaksyon nila noong 2016, di ba? After 2016. Hindi naman eh. Nagkaso rin sila eh. Alam nyo, yung sinasabing niriridicule yung mga nagpo-protesta. Ano sinasabi nila? Nauso itong salitang ito eh. Pagka natalo, dinaya. Ha? Yun eh, pang-iinsulto sa mga lumabas na natalo sa eleksyon. Pero tandaan ninyo, yung pong pag-protesta, yung paghabol sa kandidato, yung po eh, batas. May batas kasi, di ba? Na pwede mo silang habulin, di ba? Pwede mo silang iprotesta. Dahil kung walang batas, wala na magpuprotesta, di ba? Dapat wala yung batas na yun. Eh, kaya hindi mo pwedeng sabihin na kapag natalo, dinaya. Di ba? Yun ang karaniwang sinasabi. Eh, meron talagang ganon na tao na sinasabing pag natalo sila, dinaya sila. Ha? Pero hindi sinasabi ni Isko ngayon yan eh. Ito, tatapating ko kayo ha. Si Isko Moreno, si Ping Lacson, sabi ko sa inyo eh, may mga papel na ginampanan niyan sa eleksyon. Pero kung ako tatanungin ninyo, si Pacquiao, Lacson, tsaka Isko Moreno, kayo ba maniniwala? Yung nakuha nilang boto, yun lang ang boto nila. Si Lacson, wala pang 1 million. Ba, hindi ka panipaniwala yun, mga kaibigan. Pero tahimik na sila, di ba? Kasi kahit na lumabas pa yung tunay na resulta, hindi rin sila naman mananalo eh, di ba? Pero hindi yun ang issue eh. Ang issue sa eleksyon, kung merong nangyaring irregularity, hindi problema yung nanalo ka. Di ba? Katulad dyan, yung sinasabi ni Susan Roses, hindi ho ba? Sa panahon ni Gloria. Nanalo si Gloria, sabi nila. Di ba? Bakit merong voice tape na nag-uusap sila? Ha? Ni Garcilliano. At binibigyan niya ng instruction. So, yung ba palalagpasin mo lang? Yung bang panahon ni FPJ noon, sabi ko sa inyo, di ba, binibigay kong halimbawa sa inyo mga pangyayari na yan.
sapagkat yan ay kasaysayan na. Naawa ako kay FPJ eh. Kasi binuyo, parang si Pacquiao. Ha? Ang daming nagkapera kay Pacquiao. Oh, yung dating nakikinig na babae rito eh, nagkapera ng malaki yung sigurado. Diba? Isa yung siya ng bola kay Pacquiao para tumakbo. Ha? Mga kaibigan. Oh, eh, para makuwartahan nila. Diba? Ngayon, ang sinasabi ko, kinukwento ko sa inyo ang naging kalagayan ni FPJ, naging kaawa-awa. Kasi ikaw na nga yung dinaya, ikaw pa ang palalabasing katawa-tawa. Ganyan ang gusto nilang gawin eh, kay Vice President Robredo. Kaya kayong mga supporter, nananawagan ako sa inyo, wala na kayong magagawa eh. Alam nyo, meron sa Biblia yan eh, dumadating yung panahon na wala ka ng magagawang kakayahan. At pagka dumating ka sa ganong sitwasyon, ang pinakamagandang magagawa mo ay manahimik ka muna. Sandali, ha? O, ipasadyos mo yan kasi hindi ka makaka-move on, di ba? Pag-aralan nyo muna ang tanggapin. Tinan ninyo, itong kaso lang ngayon eh. Yung nakuhang mga parapernalya ng eleksyon sa Kwan, sa Cavite, sa Amadeo. Di ba binanggit natin ito nung Biyernes? Hindi lamang natin na ipakita sa inyo. Pakita mo habang nagsasalita ako, di ba? Ito ngayon ang sabi, di ba? Unang sabi, paiimbestigahan daw nila. Ganun lang yun eh, paiimbestigahan. For public consumption. Para lang, may masabi lang sila, mga kaibigan. At sino naman na naniniwalang mag-iimbestiga talaga sila? Ba't naman nila pag-aaksayahan ng panahon yan? Di ba? Eh hindi naman yan ang purpose nila sa nagdaang eleksyon. Ang purpose, manalo. Yan, lahat ng sinabi ko, nagkatotoo yan eh. Survey, media, at social media ngayon, di ba? Yun ang kasabwat ngayon, yung social media. At yung mga mainstream media, ayuda na lang yan eh, di ba? Sabi nga sa inyo, lahat ng mga media, kontrolado na eh. Dumating na tayo dun sa punto na wala ng malay ang publiko na nagapang na lahat. Ha? Ultimong kay Drilon, naniniwala ba kayo kay Franklin Drilon? Hindi ako naniniwala dyan. Bakit? Kasi si Drilon ang pinaka-titular head ng Liberal Party. Di ba? Mga kaibigan. Hindi si Robredo. Kasi ang tradisyon sa politika, sa political parties, kung sino yung may pinakamataas na pwesto, yun ang ginagawang titular head ng Liberal Party. Pero kung tutuusin ninyo, ang talagang liderato na dapat magtimon sa Liberal Party, yan si Drilon eh. Natatandaan nyo ba na yung nangyari dito sa PDP laban, nangyari na yan nung araw. Ha? Na itong Liberal Party, winasak din ni Atienza, inagaw ni Atienza, ha? Kay Drilon. Pero bandang huli, nagkaroon ng kaso yan, nagdesisyon ng COMELEC, at ang kinilala ay si Drilon. Yung Drilon faction. Sapagkat sila naman talaga, kung kukuwento ko sa inyo yung Liberal Party, Salbahia, si Atienza, mga kaibigan. Alam ba ninyo, nung after EDSA Revolution, nag-uwian dito yung mga nagsipagtago sa Amerika kasi wala nang panganib dahil wala na rito si Marcos. Nung nagsiuwian, inorganize nila ulit yung Liberal Party, mga kaibigan. Ha? Nung i-organize nila yung Liberal Party na ang natirang Liberal Party rito nung panahon ng martial law at nagsipagtago itong mga nagsipasukan sa Liberal Party,
sa Amerika, eh si Eva Estrada kalaw lang ang naiwan dito sa Pilipinas na nakikipag lips to lips sa Armalite, mga kaibigan, na laging dinadakip ng mga militar at madalas ay ikinukulong o kapag ka sila ay napasama sa mga rally. Ha? Kasunod nun, aresto agad. Katulad si Ernie Rondon nung araw. Sabi ko nga sa inyo, si Ernie Rondon, hindi naman oposisyon yun nung una. Yun ay Marcos yun. Nagalit lamang yung kay Kitatad. Ngayon, nung panahon ng after EDSA Revolution, para magkapwesto sila, ginamit nila ang Liberal Party at ni-reorganize nila. Kasama dyan yung mga nagsipagtago sa Amerika. Alam ba ninyo, itong si Atienza, ang nagbihis sa kanya sa politika ay si Senadora Eva Estrada Calaw. Mga kaibigan, sino ba yan? Barangay Kupitan lang yan eh, si Atienza nung panahon ni Marcos eh. Naging barangay Kupitan yan sa Maynila, dyan sa San Andres, mga kaibigan. Ngayon, pinatalsik nila, akalain ninyo si Eva Estrada Calaw na humarap sa panganib sa panahon ng martial law, ang siya nilang pinatalsik. At ang nagpatalsik sa kanya ay mga nagsiuwian dito na nagsipagtago sa Amerika. Pagkatapos, doon kumampi si Atienza. Akalain ninyo yun? Wala naman pera yan si Atienza nung gutom yan eh, mga kaibigan eh. Maraming pera si Eva Estrada Calaw eh. Ha? Ano yan eh? Ilustrado rin yan eh, mga kaibigan eh. Hindi ho ba? Si Eva Estrada Calaw, mga old rich yan eh. Kamag-anak ni Ninoy Aquino yan. Di ba? Si Eva Estrada Calaw. Ngayon, mga kaibigan, pinatalsik, akalain mo doon siya sumama. Ha? Kundi talagang walang utang na loob si Atienza. Ngayon, eto ho, paano pa nating aasahan yan? Itong mga nabibisto na ito. Ang sabi ng Comile, Quezio, pwede raw nilang idemanda. Wala na yan eh. Pakita mo yung litrato. Matagal pa bago ang eleksyon, kumalat na itong litratong ito eh. Yan. Isang dinner party, palakiin mo nga, na ni para kay Bongbong Marcos yan. Nandyan ang mga kwan eh. Nag-participate sa eleksyon ngayon eh. Meron dyan Comelec official, kung di ako nagkakamali, yung babae sa tabi ni nung asawa ni Bongbong Marcos. Ha? Kung di ako nagkakamali, tama ba? Asan yun? Ha? Andyan eh, mga kaibigan eh. Makikita ninyo eh. Yun, Dennis Uy. Yun oh. F2 Logistics, mga kaibigan. Ayan eh, di ba? Ayan, ilagay mo yan, yung mas malaki. Yan. May Comelec official dyan at nandyan si Dennis Uy. Di ba? Lahat yan, inilatag na natin yan bago pa mag-eleksyon. At ang masasabi natin doon sa mga supporters, hanggang ngayon sumusuporta kayo, walang masama dyan. Kung sumusuporta kayo kay Vice President Robredo, minsan ang nakakasama po yung paraan ng pagsuporta. Yung kung ano-ano ang sinasabi natin. Dapat marunong tayong ilagay sa tamang panahon yung mga sinasabi natin. Hindi ba? Yun ang nangyari sa panahon ng kampanya eh. Medyo nadiskaril. Observation ko. Pinag-aaralan ko, pinag-iisipan ko. Ano ba naging diferensya nung panahon ng eleksyon? Kasi ang nangyari sa kampanya ni Vice President Robredo, walang leader eh. Ang tao, kusang loob.
Kaya lang sabog. Walang nagtitimon. Ha? Walang organizer. Mga kaibigan, yung hindi katulad nung panahon nung araw na bago magkaroon ng EDSA, na maririnig mo, may grupo ng ATOM, yung August 21 movement na kinabibilangan ni Nabinay, di ba? Ang naglilid noon ay si Butch Aquino. Oh, maraming mga prominent na nakuan dyan, personalities dyan sa August 21 movement o ATOM. May mga iba't ibang organisasyon, may kanya-kanya silang role na ginampanan. Kasi inakala natin na itong social media ay sa pamamagitan nito ay maipagtatagumpay natin si Vice President Lenny Robredo. Hindi ho, kasi ang daming troll, di ba? At saka tandaan ninyo dyan sa labanan, pagka naiinis ka kasi puro fake news eh. Di ba? Hanggang ngayon nga, fake news eh. Nabubuko nga, pati yung mga, may mga stalker pa ngayon eh. Ini-stalk pa si Vice President Robredo para lang magkaroon sila ng hanap buhay. Yung sinasabi ko sa inyo. Kung magkaminsan, sila ang gagawa ng agenda eh. Anong agenda? Agendang, kunyari, palilitawin ang galing sa kampo ni Vice President Robredo para may pagkakataon silang babuyin. Sa kanila rin galing yun, mga kaibigan. Diba, sila rin ang gumagawa ng issue. Kunyari, meron semblance na iisipin mo nang galing ito sa kampo ni Vice President Lenny Robredo, ang gagawin naman ng ibang troll ay aatakihin yan, di ba? Sisiraan ka ng sisiraan. Eh, sila rin ang gumawa nun. Sila, sinisira nila yung ginawa nila. I-attribute nila, yun eh, galing sa kampo ni Vice President Robredo, kahit hindi. Bakit nila ginagawa yun? Kasi kailangan magtuloy-tuloy ang hanap buhay nila eh. Pagka wala na ho yan, tumigil yan troll, wala nang hanap buhay. Di ba? Kaya, kailangan, kuwan sila, ano tawag mo rito? Productive sila sa pag-iisip, di ba? Maging ang imagination nila, talagang pagaganahin nila para magkaroon lagi ng pag-uusapan. Dahil, pagka tumigil yan, wala nang kikitain yung mga troll. Di ba? Dahil hindi na sila kakailanganin. Ngayon, para kailanganin sila, kailangan nilang gumawa ng katarantaduhan. Ha? Palilitawin nila, ito galing kay Vice President Lenny Robredo. Halimbawa, kamukha yan si Badoy. Yan si Badoy, wala na yan eh. Oh, di ba? Eh doon sa dating administrasyon niyan, yung papalabas na administrasyon, kahit ano pa sabihin niyan eh. Wala na yan, baliwala na yan eh. Baliwalang tao na yan eh. Nagmamagaling na lang yan eh, mga kaibigan, dahil mawawalan siya ng trabaho kung hindi niya gagawin yan. Baka sakali, yung ginagawa niya ay ma-reappoint siya. Pag nire-appoint na sila, makikita ninyo, yun din ang takbo ng gobyerno. Merong kaso, di ba, na sa Supreme Court, hindi ba? Ako, tatapating ko kayo. Well, hindi tayo umaasa na magiging patas ang katarungan doon. Alam niyo ba kung kanino naka-assign na ponente para sumulat ng desisyon tungkol sa kasong yan? Si Leonin. Hindi ba, inaakala ninyo si Leonin eh. Kwan yan, patas yan. Di ba? Hindi totoo yun, mga kaibigan. Pwede siya magpanggap. Diba? Na siya'y patas. Kunyari pa nga, makakaliwa eh. Diba? Leftist pa kunyari yan eh. Pero hindi, nasubok ninyo, diba? Nung yan eh, kinasuhan ng kwan, ng impeachment, ano nangyari? Biglang lumambot si Leonin.
Hindi kasi kayo nagbabasa nung body language. Eh. Hindi naman lahat ng bagay, kuwang kailangan manggaling na lang sa bibig ng iba. Para maintindihan nyo mabuti, dapat marunong kayong bumasa nung reading between the lines, ika nga sa English. Di ba? Nababasa mo yung ibig sabihin, mga kaibigan. Oh, eh halimbawa nga, hinahalimbawa nga sa inyo, meron kang tao na nilalapitan mo, gusto mo makakuha ng tulong o pabor. Oh, pagka ang tao sinabi sa iyo, baya mo't pag-iisipan ko, umasa kang kwan yun, ha? Hindi ka tutulungan. Huwag mong asahang tutulungan ka, di ba? Mga kaibigan, ano yung common sense yun? Dapat may pakiramdam ka, di ba? Kung ang tao, kaya nga yung pati pagkilos natin, pakikitungo natin sa lipunan, dapat nasa sa lugar lahat yan eh. Huwag niyong masyadong ibaba ang level ng pakikipaglaban. Hindi ho makukuha sa pagalingan yan. Ha? Hindi kayo mananalo sa mga troll. Wala nang kaluluwa yan. Ano ilalaban mo dyan? Ngayon, kung naniniwala ka, may kaluluwa ka pa, ha? May konsensya ka pa, bakit ka makikipagtalo? Hindi ba? Ang dapat kwan, tumahimik ka na lang, panoorin mo na lang, antayin mo yung kaso, pero asahan mo ang COMELEC, wala na yan. Wala na ho yan. Sabi ko sa inyo, yung papel ng mga kumandidato, presidente, ano yun? Ano yun eh? Pinatakbo yun eh. Mga kaibigan, pero hanggang doon na lang sila. Di ba? O, kasi may bayad yun eh. Mga kaibigan, may kita yun eh. Malaki kita nun. Tulad nung tumakbo si PJ, dapat nagsama na lang sila ni Lacson. Di ba? Dalawang beses sinet up yung meeting nila para magkasundo na isa bababa upang masiguro nila ang kanilang panalo. Eh hindi, bakit? May pera eh. Ikaw Lucio, bigay pera. Ha? Bigay ikaw pera para hindi atras. Ha? Ping. Yan, mga kaibigan. Eh, akala, mananalo dahil nagbibigay ng pera. Di ba yun ang inaasahan ng kandidato? Bibigay ng pera. At isa sa dapat ninyong matutunan ito. Tingnan nyo yung mga nakalaban ni Vice President Lenny Robredo. Hindi ko nasasama yung mga panggulo, sila Yodi D. Guzman. Mga ano lang yan, mga wala yan eh. Kumbaga pis-pis yan eh, mga kaibigan eh. Si Vice President, napakalakas sana, kandidato. Walang kasing lakas eh. Hindi pa nga nangyari yun yung ganong suporta na nakuha niya. Hindi pa nangyari yun sa kasaysayan. Hindi maduduplicate yun. Pero hanggang saan? Iyon yung sinasabi ko sa inyo eh. Yan bang boto mo? Handa mong ipaglaban yan. Di ba? Mas sinasabi natin yan. Mukhang wala na. Wala na yun. Ha? Ngayon, sinabi na natin na ang mga senaryo na ganun nga nangyari. Survey. Fake. Di ba? Kasi para may paghugutan ng resulta sa eleksyon. Ginamit ang survey. Kaya yung survey, yan ang number one dapat ipagbawal sa eleksyon. Mga kaibigan. O sino nagsasabi niyan? Kampo ni Bongbong Marcos mismo eh. Nung hindi pa silang nananalo. Di ba? Nung hindi pa pabor sa kanila ang survey nung nakaraang eleksyon nung 2016. Galit sila sa survey. Di ba? Hanggang yung sumunod yung anong eleksyon yun, yung midterm election na tinatawag noong 2019. Galit sila sa survey. Di ba? Sabi ni Gadon eh, bayaran kayo eh. Minura pa eh, PI eh. Di ba? Sana kung
kinginang, sabi, di ba? Kinginang. Yun ang mura, ang lupit. Mga kaibigan, laban sa survey. Oh, yung Smartmatic, laban sila dyan pag hindi pabor. Ngayon, para maging pabor sa'yo, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Di ba? Oh, mga kaibigan, pwede ba libre ito? Oh, paano kikita survey? Yung nga sinasabi natin sa inyo, sinong luko-luko magtatayo ng survey firm na hindi niya kakalakalin yan? Di ba? Kakalakalin niya yan. Oh, paano siya kikita? Eh, alam niyan, dahil kumikita. Di ba? Oh, kaya dapat yan survey, tanggalin yan eh. Una, yung election natin eh, binababoy ng survey yan eh. Oh, kita ninyo nangyari. Di ba? Mga kaibigan, lumilikha ng mga leader na masasamang leader sa gobyerno, mga kaibigan. Oh, eh, si Vice President Robredo kasi, isang tao na wala siyang pinagmulang angkan ng politika. Intandaan ninyo. Siya ay naging vice presidente, mga kaibigan, nang hindi siya nanggaling sa political dynasty. Kumbaga eh, wala siyang binatbat eh. Di ba? Sa paningin ng mga trapo. Noon lamang tumakbo siyang congresswoman, ang tingin sa kanya ni Villafuerte, paano mananalo? Pinagtatawanan eh. Walang pera yan eh. Ang kasama lang, isa eh. Mga kaibigan, isa lang ang kasama eh. Ha? Naniniwala sa kanya. Eh, nanalo. Sipin mo, pataubin mo yung warlord. Mga kaibigan. Di ba? Dynasty warlord sa Lalawi, sa Bicol. Sipin ninyo yan. Akalain mo mapataob niya yan? Ha? Pagkatapos, lahat ng pangungutya, ginawa rin sa kanya. O, pinatakbo siyang vice president. O, itapat mo siya nun sa iba. Ang stature niya, hindi naman national eh. Di ba? Wala siyang stature na pang-national siya. Pero nanalo siya, hindi ba? Oh. Bakit to, presidente? Pinagtulong-tulungan siya. Kasi nga po, natatakot sila. Di ba? Na pag si Lenny Robredo ang mananalo, eh sino ito? Walang pinagmulan ito. Ang tingin nila kasi sa sarili nila, dapat itong pwestong ito sa atin lang eh. Di ba? Tayo kasi mga may sinabi, artista tayo, tayo'y political dynasty, matagal na tayong warlord. Dapat tayo lang, mga kaibigan. Ayaw nilang makakapasok ang baguhan. Oh, kaya minaster muna ni Isko yung corruption, di ba? Para mapabilang siya dyan. Otherwise, hindi ka makakasali dyan. Pero inasahan natin ang tao ay mayroon ng pag-iisip, tamang pag-iisip. Yung pala, mas masahol ngayon, di ba? Binasa natin yung sulat ng isang dayuhan. Kesyo, ang sabi niya nga, hindi niya lang diniretsa na walang utang na loob kayong mga Pilipino. Sipin mo yung apat na naipagamot niyang may sakit na kanser. Akalain mo nung hindi niya lang sinasabi sino yung kandidato, siguro pagdating sa politika, gusto niyang maintindihan ang iniisip ng mga Pilipino. Eh nung malamang hindi siya kapareho ng paniwala, eh kung ayaw mo niya dito, malis ka na rito. Yun ang sabi sa kanya. At ang nagsabi pa niyan, yung mga natulungan niyang gumaling. Hindi naman binigyan ng ginto yun. Di ba? O ngayong nanalo na, nakatanggap na ba ng ginto? Ha, ni Italiano? Mga kaibigan, may natanggap na ba? O, hindi ho ba? Ala naman, pero nung nagkasakit sila,
yun ang tumulong. Parang yung bata ni Erap, matagal na yun eh. Matagal ng bata ni Erap yun, namatay na si Perdi Ramos. Ha? Nakabarkada ko pa nung araw yun eh. Sinasama-sama ako nun eh, para kay Erap eh. Pero, ang ano ko lang, eh, ano lang tayo, kaibigan. Mga kaibigan, di ba? Alam niyo yun, nagkasakit yung taong yun ha. Si Erap, nakaupo pang mayor. Kasama sila sa mga propaganda ni Erap, propagandista ni Erap. Mga kaibigan, nagkasakit ng cancer. Nanalo na si Erap 2013. Nasa lubong ko sa labi ng ano ng ano ng hotel yan, yung kay Lucio Tax, yung Century Park diyan sa May Harrison Plaza. Nasa lubong ko, malayo pa ako eh, binabati na ako eh. Pare, sabi sa akin eh, nagkasakitan niya ako ng ano eh, cancer eh. Ha? Sabi ko, tinatablan ba kayo niyan? Akala ko takot yung cancer sa inyo. Ko naman oh, sabi nga nun sa akin. Alam mo ba, niya, yan si Erap, napakawalang ya. Aba, walang ya na si Erap. Sipin mo, si Erap tatakbo pa lang na kuana na presidente noon. Ha? Eh, nakadikit na kay Erap yan eh. Mga kaibigan eh. Akalain mo sabi, walang ya si Erap. Hindi siya tinulungan para makapagpagamot. Ang tumulong sa kanya, si Pilantod, dyan po sa City Hall. Kinimento niya eh. Dinala siya sa China, mga kaibigan. Pero wala rin eh. Patay din eh. Namatay din si Perdi Ramos. Nagbabayline yun dati nung araw sa Manila Bulletin. Eh, ang tagal ko nang kilala noon, panahon pa ni Marcos. Yun eh, tauhan muna ni Danding Kohanko yun, nung araw. Eh, nawala si Danding Kohanko. Oh, eh kung kani-kanino siya dumikit, mga kaibigan. Oh, ganun ko katagal kakilala yun, sipin ninyo yun. Nasa magkabila kaming kampo, di ba? Ako, lima ko eh. Di ba? Tawasin mo man ako, lima ko eh. Mga kaibigan eh, alam nilang di ako makukumbinsi ng katarantaduhan nila eh. Oh, pero hindi nawawala yung pagkakaibigan. 'Di ba? Yung relasyon nyo bilang magkaibigan. Sipin niyo, ako sanay na diyan eh sa talo. Gusto ko nga masubukan ako sa panalo eh. Mga kaibigan eh. Pero ang pinagmamalaki natin, natalo man ang kandidato natin, ano may pagmamalaki mo, taas noo, tama ang pinili mong kandidato. Di ba? Kayong mga bumoto kay Vice President Robredo, tama ang boto ninyo eh. Wala kang dapat pagsisihan. Ha? Dapat nga ipagpasalamat mo yun at hindi tayo naging ganitong klaseng ng mga butante. Di ba? Wala kang magagawa eh. Halimbawa, oh, awayin mo ba yung jeepney driver? Kasi may nakita ko niyan eh. Inaaway yung waiter, jeepney driver, naaaway eh. Sabi ko, pinapatulan mo yan. Huwag mo nang patulan yan kasi wala namang kakayahan niyang tao eh. Di ba? Kung may kakayahan niyang tao, hindi sana siya nagdadrive ng jeep. O kaya hindi siya nagwe-waiter. Di ba? At hindi mo siya makakaaway. Eh, walang kakayahan yung tao, gaganyanin mo. Di ba? Hanggang dyan lang yan eh. Oh, yun na lang ang isipin ninyo dito sa mga botante. Wala namang kakayahan yan eh. Hanggang ganyan lang yan eh. Bandang huli, sabi nga, ang pagsisisi, hindi pa kasi naimbento sa una yan. Laging nasa huli yan. Di ba? Pag yung pagsisisi, naimbento na sa una, ba, sama na tayo. Di ba? Sumama na tayo sa kanila. Oh, pero, alam natin yon, sa bandang huli, makikita nila yun. Kasi, wag lang kayong kumibo. Hayaan nyo silang sirain nila ang sarili nila. Di ba? Katulad ni Isko, nag-self-destruct.
Ito nga si Isko ngayon, mga kaibigan. Ito, pag paumanhin ninyo, kayo masasaktan dito sa mga sinasabi natin tungkol sa eleksyon. Wala na ho yan eh. Katulad ngayon, may mga nagpapahayag ng mga pagkilala. Di ba? Pero yung pagkilala na yun, gandun lang naman yun. Di ba? Hindi pa natin alam. Kasi inoobserbahan din sila. Ano ba gagawin ninyo? Tandaan ninyo, may utang ang Pilipinas na sangkaterba. Kaya sila minamatsyagan ng mga inutangan nila. Kasi paano kayo makakabayad? Hindi pwedeng puro arte yan. Di ba? Yung daanin kami sa arte, tapos na yan. Tapos na yung arte ni Duterte. Ha? Sana wag na maulit yan. Ang tungkulin ninyo ngayon, ha? Alam naming mahirap ng pigilan yan dahil wala nang mangyayari dyan unless merong malaking-malaking katunayan nalilitaw. Ha? Mga magsasalita para i-validate ang nangyaring dayaan sa eleksyon, wala ho yan. Mga kaibigan, wala mangyayari. Ang antayin nyo lang, expect, wag na kayong umasang may chance si Vice President Robredo sa Korte Suprema. Alam na nating lahat eh, yung kaso niya. O yung, hindi naman siya nagkaso eh, di ba? Yung kaso na yon ni Bongbong Marcos, alam na natin ang dapat maging pasya. Pero tayo ba magpapasya? Hindi. Yung Supreme Court eh. Pero yung pagtutularang kaso, meron eh. Pero magagawa nilang ilusot yan. Kaya nga ini-example ko rin sa inyo lagi, si Erap Estrada. Isipin ninyo si Erap, convicted sa kasong plunder, isang krimen na may kinalaman sa moral torpitude. Hindi dapat makatakbo. Ito, wag na tayong lumayo. Ngayon ko lang na balitaan, huli na, tapos na eleksyon. Yung si Prospero Butch Pichay, akalain ninyo yun, convicted na yun ng Korte Suprema. Ba't pinayagan ng COMELEC yun? Yan, natandaan ninyo ha. Eh kasi huwag kayong mamimili ng kaso para magkaroon kayo ng referensya. Oh, gagamitin nyo sa kay Narcos, kay Marcos. Oh. Isipin ninyo, mga kaibigan, pareho ng ano yan, ng disqualification niyan kay Erap. At meron ng kaso, yung mga binabanggit na si dating kaso nung araw, yun ang issue ngayon, yung Makiling case versus COMELEC. Mga kaibigan, doon na uwi itong kasong ito. Pero huwag niyong asahan na magiging patas yan. Sabi ko nga sa inyo, sino ba nag-appoint dyan? Oh, ito tinatanong natin kasi hindi natin alam ang procedure ng Presidential Electoral Tribunal. Supreme Court din yun, pero ibang opisina yun. Mga kaibigan, kung ang pasya, ang susunding pasya sa Presidential Electoral Tribunal ay katulad din ng sa Supreme Court. Huwag nga yung umasa. Kahit ang ponente niyan, si Leonin, pwede namang sumulat ng decision si Leonin eh. O disqualify si Bongbong Marcos. Pwede yun. Baka pumirma pa si Kagiwaron, baka magdagdag pa sila ng isa, dalawa, para maging kapanipaniwala. Pagkatapos, merong dissenting opinion, di ba? Yung tutol, kontra. Gagawa rin ng desisyon. Pero mas maraming pipirma. Alin ang susundin na desisyon? Yung sa mas marami o yung majority. Pero wala na po tayong oras sa ating mga taga-subaybay sapagkat tayo po ay napapakinggan lamang Lunes hanggang Biyernes sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi at maging sa ating FB Live, ha?
isang oras na lamang po muna tayo maglilingkod sa inyo. Bukas na po tayo magbabalik sa ating palatuntunan. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na